Teacher Rose and fellow students. Our subject for today is Filipino. I'm not really good at speaking Tagalog, but I will try to do my best. Gagawin ko sa abot ng aking makakaya dahil ako ay Filipino. Sabi nga ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reyelonda, ang ating pambansang bayani, take note of the name, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop o mabahong isda. Ang ating paksa ngayon ay ang pangalan. Ang una, ano ba ang pangalan? Ang pangalan o noun ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Halimbawa, ang aking pangalan ay Jaisel Alter. O mga halaman. May dalawang uri ng pangalan. Iyon ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi ay tiyak o tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, o pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking letra. Ang pangalang pambalana naman ay karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik maliban kung ito ay nagsisimula sa unahan ng pangungusap. May kasarian ng pangalan. Apat iyon. Iyon ay pambabae, panlalaki, ditiyak, at walang kasarian. Ang pambabae ay pangalang nagsasaad sa babae. Sigurado tayong pambabae iyon. Halimbawa, nanay, ate, tita, ninang. Ang panlalaki naman ay mga pangalang nagsasaad para sa mga lalaki. Halimbawa, kuya, tito. Ang ditiyak naman ay pwede maaring pangbabae o panglalaki. Hindi tayo sigurado kung panlalaki ba ito o pangbabae. Pwede sa dalawa. Halimbawa, bata, buro, sundalo, magulang, kapatid. At ang walang kasarian naman, mga pangalang nagsasaad sa mga walang kasarian. Halimbawa, upuan, o papel, aklat, lapis. Okay na ba tayo?